I-share sa inyo kung ano na naman ang aking iniimbento. At medyo haggard po ang mamsi nyo kasi ayun, kakapatulog lang po ulit ng aking baby. Okay, at ngayon po mag-prepare nga po ako ng lunch. Ang gagawin ko po ngayon ay DIY na paksiw na baboy. Yes, guys. You heard it, DIY paksiw baboy, paksiw na baboy. Bakit DIY? Ipapakita ko po yun sa inyo mamaya. At bago po yan, mag-subscribe po muna kayo sa akin channel. At i-click lang po ang bell button para ma-notify kayo sa mga susunod kong i-upload na video. Ngayon, papakita ko na po sa inyo kung anong mga ingredients ng aking DIY na paksiw na baboy. Do it! Just yun nga po mga mamshi. Bakit DIY? DIY kasi usually di po ba ang paksiw na baboy ang kalimitang ginagamit doon na parts ng baboy ay pata. Di po ba? But now I have no pata ng baboy kasi ayoko pong lumabas o mamalingki kasi alam niyo ang panahon ngayon may pandemic tayong pinakaharap. Delikado. Makaiwas tayo sa anumang meron dyan sa labas. Kung ano na lang meron sa bahay mo, di iyon ang ating pagtsaga-tsagaan o ating, anong tawag doon? Hindi ko alam kung anong tawag doon. Sabi ko nga, yung pala, pagtama-tamain. Kung ano na pwede natin pagtama-tamain sa ating loob ng refrigerator, lalo na sa panahon ngayon, di po ba? So, eto, papakita ko sa inyo kung ano ang aking pinir-prepare. Aking pinir-prepare. Para sa DIY paksiw na baboy ko. Makita ko na sa inyo. Ayan na nga po mga mamshi, eto ang aking pinirepair. Instead of pata ng baboy, gumamit ako ng laman ng baboy na may konting taba. Kasi without taba, hindi siya masarap. So, laman, sinamahan ko ng konting taba. Okay, kailangan din po natin ng bawang. Yung bawang po, sabi nga, the more bawang, the more na masarap ang ating paksiw na baboy. Ito yung bawang na yan, yan ay isang ulo, isang buong ulong baboy yan. O isang buong ulong baboy yan. O isang buong ulong baboy yan. What?
Tapos ito, kailangan din natin ng laurel, daw ng laurel. At pabuong paminta, patis, asin, for later, para kung kailangan natin ng konti pang panlasa, pwede itong ilagay. Pero dapat may patis. Ano po? At talong! Bakit may talong? Sabi ko nga po, DIY, pwede po ilagyan ng talong or okra. Para sa akin, pwede po yung lagyan ng talong or okra. What? Okay, bukod dyan, kung gusto nyo pa, pwede ilagay din po dyan yung bulaklak ng saging. Ito yung bulaklak ng saging, pwede rin dyan ilagay. Okay, hayaduan natin para maging malapot po yung ating sabaw ng paksiw na baboy. At syempre, kailangan din natin ng mainit na tubig o yung kumukulong tubig. Okay, mabuksan na natin yung kalan. Actually, pinainit ko na po yan kanina. At medyo kumukulong na rin siya. Okay. Ngayon, lalagay na po natin ang baboy. Lagay natin yung baboy lahat. Inugas na po yan. Na-chop ko na ng malalaking cuts. Malaki siya sa adobo cut. Mas malaki siya kaysa sa adobo cut. Yan. Hayaan lang natin siyang kumulo dyan. Nung kumulo hanggang sa lumambot. Yan. Pakuloy lang po. Ipakuloyin. Antayin lang po natin siyang kumulo. Ano po? At pag kumulo na, mamaya papakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko pag kumukulo na yung karne ng baboy. Kasi meron akong ginagawa dyan. Papakita ko sa inyo. Diyos! Takloban muna natin. Antayin natin siyang kumulo. A few moments later. Okay. There. Diba sabi ko kanina, may papakita ko sa inyo kung anong na gagawin ko sa baboy kapag kumulo na. Ito po siya. Diba ba pag ang baboy kumukulo, pag yung bagong kulo pa lang siya, meron siya mga bula-bula sa ibabaw. Yan. Inaalis ko po yan. Pwede rin nyo po yung alisin. Kung gusto nyo. Yung iba kasi hindi nagtatanggal, pero ako po inaalis ko yan. Saka nga pala po kanina, nakalimutan ko sabihin yung napaka-importante ingredients nitong aking niluluto. Ang suka! Seriously, what the fuck are you doing? Eto po, suka. Nakalimutan kong sabihin ang pinaka-importante ingredients ng ating nilulutong DIY na baboy na paksiw. I mean, paksiw na baboy. Ayan, mga kakamamshi. Wala na siyang bula. Now, it's time to put all other ingredients. Put. Yes. Good job! Ang hirap nang walang tagahawak ng cellphone. Ayan. Okay. Laurel at bawang. At sunod is paminta. Pwede kila lahat yan. Pwede lang. Kalahati mo na. Yes. Yan. Yan. Yes. Sunod ay ang patis. Masarap kasi talaga sa paksu na baboy yung patis kaysa sa asin lang siya. Kailangan may taste siya ng patis. A few moments later. Mga mamshi, nailagay na natin ang aking mga ating bawang, laurel, paminta, patis, nailagay na natin. Pwede rin natin lagay na rin si suka. Ano? Pero ako, mamaya ko siya ilalagay. What? Ayan, kumulo siya, kumulo ng kumulo. At hina ko lang ng kaunting apoy at antayin ko siya hanggang sa lumambot. Kapag ka medyo malambot pa lang, ako siya lalagyan ng suka. So wait natin, ha? Hanggang sa lumambot. Preferred time? Hindi ko alam. Ganun eh, no? Hindi ko alam ang preferred time. Basta...
1 hour later. Welcome back! Ito na at atin ang bisitahin ng ating baboy na pinapalambot. Ating warpax sa iyo. Medyo malambot na siya. Tingin ako siya. Ngayon, malambot na. So now, it's time for me to put the vinegar. Asim niya, depende sa inyo, ha? Ako ay, pag nagluluto, wala akong sinusunod na measurement. You know? Pati yung preparation time, wala rin akong sinusunod na preparation time. Pala po kanina, hindi ko rin nasabi sa inyo, kailangan din natin ng nor pork cubes. Okay, kahit isa lang, kahit isang cubes lang yan, kailangan natin lagyan para pampalasa din yan. Okay. Ako kasi guys, alam nyo, kapag talaga nagluluto, kahit ako'y may recipe book na kaharap o may kaharap akong o may sinusunod akong video sa YouTube, kahit na anong video ng pagluluto. What? Hindi ko yun minsan nasusunod kasi it depends also always sa nagluluto. Gaya ko, lutong bahay lang naman, so we don't have to follow all the process ng pagluluto. Ano, as long as na same preparation at saka depende rin sa taste nyo, the taste nyo. So, yun ang ating susundin. So, kagaya ng halimbawa, ito, lechong paksiw. Kanina pa ako lechong paksiw. Alam niyo ba, kinakat ko lang yung video. Kanina pa ako lechong paksiw. Paksiw na pata. What? Ay, ano ba yan? Paksiw na baboy. Kasi hindi naman pata ang ating gamit, diba? Yun nga. Gaya niyan, o diba wala tayong pata ng baboy, so ang ginamit natin is yung laman ng baboy. I am the one, the way you can do me. Diba, laman ng pork. At dun sa suka, depende pa rin sa ating panlasa, ating kung gaano siya kaasim. Iba kasi gusto nito, is konting asin lang. Ako talaga, gusto ko paksi talaga. Asin. Ngayon, lalagay ko na yung talong. Yung talong. Kasi malambot na yung pork. Kailangan natin lagay yung talong. Pero, akin muna siyang puputul-putulin ng kuchilyo, ha? A few moments later. Nga po mga kapatid, niluto na po yung talong. Yan. At dinagdagan ko pa ulit siya ng suka pa kasi kulang pa kanina sa asim. Tsaka dinagdagan ko rin ng patis kasi kulang din siya sa lasa ng patis. Ngayon, pag ito yung susunod na tikim ko, kulang pa rin sa alat, asin na ang ilalagay ko, hindi na patis. Mahalaga lang naman, may lasa siya ng patis. Alam nyo ba, kanina, habang ako ay nag-aantay na palambutin yung baboy, nakapaghapad pa ako, nakapagpapin. Good job! Diba? Ganyan. Don't waste our time. Time is good. Okay, now, I'm going to taste the paksiw. Asims are good. A few moments later. Nga po mga mamsi, at pinagtitignan ang aking finished product ng aking DIY pork paksiw. DIY pork paksiw.
natin na yan, natimplahan ko na, at ready to eat na. Ito na naman siya yung aking pork paksil.